Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way, sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon, Huwebes, pagkatapos ng Pentecostes, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo, walang hanggan at dakilang pare. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman ay kaisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. At ang mga intensyon naman ay cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idadagdagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Jeremias, ang Panginoong Diyos ay gumawa ng tipan at ito'y isinulat sa puso ng tao upang magkaroon na ng tunay na ugnayan ng Diyos at ng tao. Sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoong Hesus sa panahon ng huling hapunan, siya ay nag-alay ng kanyang katawan at ng kanyang dugo upang sa unang misa na nag-alay ang ating Panginoon na siya ang inaalay, siya rin ang paring dakila, tayo ay magkaroon ng ugnayan ng Diyos at magkaroon ng kaligtasan. Ngunit dahil tayo ay may hina at dahil sa ating kahinaan at karupukan tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulog na pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin,
ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang Matapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Buktong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin ang kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan na Ama, maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Kapulis sa Diyos. Kapulis sa Diyos. Kapulis sa Diyos sa kaitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang imugtong na anak na maging kataas-taasang at walang hanggang pare para sa iyong kalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo, ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap. Sa pangitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako nang bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila
Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila at hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon, ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla. Kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway, magmula sa mga pundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magsitayo na po ang lahat. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalay sila'y kumain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay binigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Ang
Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Webis tayo pagkatapos ng Pentecostes. Ito'y tinatawag natin kapistahan ng ating Pong Hesus Nazareno na siya yung hinirang na paring walang hanggan at dakilang paring. Kung atin pong tingnan ang ating mga pagbasa, mayroon pong isang salita na nag-ugnay sa lahat ng mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, mayroon pong salita na tipan. Ganon din sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 14. Ang unang pagbasa natin ay mula sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 31, 31 hanggang at 34. At sa versyo 31, nakasulat doon sa orihinal na pagkasulat sa lumang Hebreo, breath. Ang breath, ibig sabihin tipan o kasunduan, na kung saan ang isang pare ng mga Hudyo ay mag-alay ng isang tupa at ito ay hatiin sa dalawa. Ang isang kalahati ay para sa kay Yahweh na Diyos at ang kalahati na ay para sa tao. Ito ay breath. At dito naman, naulit ito sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 14. Dahil sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 24, Kapitulo 14, Ebanghelyo ni San Marcos. At nasabi niya, kung sa lumang tipan ay tinatawag na breath, ang tipan, sa bagong tipan, diatike, kay sinasabi sa versikulo 24, Kapitulo 14, Ebanghelyo ni San Marcos, haima mo, tes diatike. Ang ito ang aking dugo ng tipan. Kung titingnan natin sa Latin na nasalin kasi ito sa Latin, ang Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 14, Verso 24, sanguis mios novi testamente. May nalagdag na novi. Ang novi ay bago. Na hindi po nakasulat sa orihinal na pagkasulat. Ano man ang kaibahan, narito pa rin ang tunay na mensahe na nag-aalay ang isang pare, gaya halimbawa ni Melchizedek, nag-alay siya ng alay sa panahon ni Abraham. At ang alay ni Abraham na tupa, pangbayad sa kasalanan at mga alay, pasalamat ni Abraham, ay hinati at naalay sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo, hindi na ang tupa na hayop ang naalay. Mismo ang ating Panginoong Hesus ay siya na ang tupa na hatiin, diatike. Siya na ang testamentum na kung saan ang paghati sa kanya ay napahayag po. Dahil una, kinuha niya ang tinapay. At sinasabi niya, kunin ninyo, ito ang aking katawan. Katawan. Pagkatapos, kinuha niya ang alak, ito ang aking dugo. Kapag nahati, na nawala ang dugo sa katawan, ito yung isang sakripisyo at pag-aalay. Kaya tinatawag ang ating banal na misa na Eucharistia. Eucharistia, Eucharistin, ay salitang Grego, pasasalamat. Sapagkat nagpasalamat tayo at nag-alay ang ating Panginoong mismo, siya na ang pare na dakila. Siya pa ang inaalay na tupa para sa atin. Dahil hindi po sapat anumang inaalay natin, sarili man natin inaalay, nabayaran ang ating mga kasalanan. Isang tunay na Diyos at isang tunay na tao ang siyang tapat na at minsana na mag-alay bilang isang dakilang pari at pari na sa walang hanggan
upang tayo ay matubos, upang tayo ay maligtas, at ang kaligtasan natin ay magdulot ng panibagong buhay, buhay nung hanggan sa kalangitan. Kaya nga, tinatawag ang ating Panginoong Hesus sa kapistahang ito na siya ang pari na eternal, walang hanggan, at dakila na pari. Ang mga pari ay mayroong dalawang klase. Yung tinatawag na may ordinasyon at pangalawa, yung pangkalahatan. Ang may ordinasyon, ito po yung mga pari na kagaya sa amin na naordinahan ng isang obispo upang mag-alay na mga alay, at ang lahat ng tao ay pamunuan ng pari na mag-alay na kanyang sarili. Nagpunta po tayo dito sa Eucharistia dahil nakiisa tayo sa pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon. Isang sakripisyo upang tayo'y maligtas. At tayo ay kabahagi. Ang unang bahagi ay tinatawag na liturhiya ng salita upang tayo turuan ng Panginoon na naugnay tayo sa kanyang mga turo at mabusog tayo sa kanyang pangangaral. Ang pangalawang bahagi ay ang pakikinabang, ang tinatawag dito liturhiya ng Eucharistia, pasasalamat, na kung saan sa ating pagtanggap sa katawan ng ating Panginoon, yung nasaan nyo na tinapay na ustya nakita ninyo, hindi na po yan tinapay at ustya. Yon ay katawan ng ating Panginoon. Sapagkat ayon pa ni Santo Tomas de Aquino, mayroong transubstantiation, ang pagbabago ng tunay na esensya sa tinapay, upang ito hindi na tinapay, naging presensya na banal, naging presensya ng ating Panginoong Hesus Nazareno, at ito'y inuulit-ulit. Ang minsanan na alay ng ating Panginoon ngayon sa ating ebanghelyo na ating napakinggan ay inulit-ulit natin upang tayo ay magkaroon ng mabuting alaala na hindi madali ang kaligtasang nakamit natin. Tayo'y nabinyagan lang pagkatapos tayo makiisa sa Eucharistia, pero ang ating Panginoon ay nag-alay ng kanyang paghihirap sa cross, nag-aalay ng kanyang buhay para sa atin, at nabuhay siyang muli. Ang kanyang pagkabuhay muli ay ang pagpatupad sa kanyang pangako na ang kaligtasan ay paghanda sa atin, na kanyang pag-akyat, ipaghanda tayo ng luklukan sa kalangitan, na nabuksan ang langit na noon ay nasarado, nabuksan na dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya ang pagiging dakilang pari ng ating Panginoong Hesus, hindi po madali. At ang ating pagpunta sa banal na misa, hindi po na madali lang nang punta tayo dito at manalangin. Kailangan na bahagi tayo sa dakilang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon, sa dakilang alay na ginawa ng ating Panginoon, sa pamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabalik sa Diyos. Kaya nga tinatawag sa mga tradisyon na Teshuba. Teshuba, isang lumang salita na Hebreo, balik sa Diyos. O kaya sa Grego, metanoia, pagbabago. Narito tayo, babalik sa Diyos at nagkaroon ng pagbabago upang maging bahagi tayo sa pag-alay ng katawan, pag-alay ng dugo ng ating Panginoon, upang tayo ay magkaroon buhay na walang hanggan. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoong Hesus. Siya ang dakilang pari. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus na dakilang pari. At dahil sa kanyang paging dakilang pari, tayo ay nakabahagi. Una, sa mga nabigyan ng ordinasyon, mga pari, obispo, na kung saan na ordinahan, mayroon ding hindi na ordinahan. At kayo po yon, ayon pa sa Konsilyo Vaticano II, kayo ay mga pari na pangkalahatan. Ibig sabihin, yung pangkalahatan, walang ordinasyon. Pari rin kayo. Dahil tayo ay lahi ng kaparian ayon sa linya ni Melchizedek. Sino po si Melchizedek? Melchizedek ay sa lumang tipan, sa panahon ni Abraham, siya yung banal na pari at hari
na nag-alay noon. Ito ay palala sa atin na ang pagpapala sa panahon ni Abraham na ating nakamit dahil sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pag-alay sa kanyang sarili at tayo na binigyan sa kanyang pangalan ay salamat dahil naging dakilang pare ang ating Panginoon sa pag-aalay ng kanyang sarili sa atin. Ang ibig sabihin dito, hindi lang basta-basta na pupunta tayo sa banal na misa at parang manood o dili kaya kung ano mga panalangin na ating idulog sa Panginoon. Bahagi tayong lahat sa dakilang sakripisyo ng Panginoon. Noong panahon na nagiging Latin na ang lingwahe sa Eucharistia, Eucharistia pasasalamat, ang pinakahuli na salita ay ite misa es. Humayo na kayo. Kayo'y ibig sabihin, mayo na, misa es. Pero dahil ito lang ang naalala ng tao, kay mula sa Eucharistia, nagiging misa. Dahil ang huling salita na Latin ay misa es. Ito ay hindi lang misa. Dahil tayo ay nanakatanggap ng ating Panginoon, naging bahagi ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, tayo'y pinadala rin upang dalhin natin ang Diyos sa ating kapwa-tao sa modernong panahon na ang daladala nila ay ang mga gadgets na sa modernong panahon. Mga cellphone, mga AI, mga kung anong mga moderno mga gadgets na sila ay kinamalingan ng mga tao dahil sa mga moderno na mga laruan at napalayo sa Diyos. Babalik tayo sa Diyos. Makiisa tayo sa sakripisyo niya ngayong banal na misa at i-disiplina natin ating sarili. Gamitin lang ang ating mga cellphone para sa pagtawag, hindi sa mga paglaro. Dahil makaala-ala pa rin tayo na buksan na ang langit ng ating Panginoon hindi sa madali na paraan. Sa kanyang dakilang pagsakripisyo sa buhay, dapat rin handa tayong maging bahagi sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesus Nazareno na tayo'y magbalik loob, mamuhay sa kabutihan at gagawa ng mabuti, magkaroon ng adikain para sa kabutihan ng lahat upang tayo'y mga hinirang na bayan ng Diyos ay para sa kapayapaan, para sa kultura ng pag-ibig at pagkakaisa upang ang lahat ang mamumuno ay ang Diyos dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bagamat nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaisa ni Kristo na hindi nagnanais ng may maligaw na landas. Nalangin si Jesus sa Ama para sa tunay na pagkakaisang lahat ng mga kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano, naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila
sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggang kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Ang lahat. Manalangin kay batid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito at kami naway gayon mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming Kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon sa paglukob ng Espiritu Santo ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maiahin ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapas sa iyong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo't pagkain bumubuhay. Kay kaisa namang ngelsi siya awit ng papuri sa iyong pahis sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaan saan pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan ng Espiritu ang banal, makalob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo'y dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mala Virgen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na manigaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at inusat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago marisara pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Piging na ito, ating pagsaluhan, ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at ang ulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inuming inihahain, dugo ni Kristong butihin, hinati ating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at ang ulan, Panginoon Diyos nating lahat. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at ang ulan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno Medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit, mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
Sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng iba yung buhay, ang banal na paghain na aming ipinagdiriwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Narito at naugnay sa iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa kapwa natin mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng pong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa atin at bigyan tayo ng kaloob na siksik, liglig at naguumapaw. Ang ating Panginoong Hesus ay Panginoong walang hanggan at dakilang pare magpakailanman. At siya ay nag-alay sa atin ng kanyang buhay upang tayo makisalo sa kanyang sakripisyo upang tayong lahat ay makiisa sa kanya at magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Naway, ang ating ugnayan sa kanya'y lalo pang lumalalim ng pag-iibigan sa ating Panginoon sa isa't isa upang siya ay pumapanginoon sa ating buhay. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bahay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaig mo sa cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan yung kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan ng itang naluob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalal ng pangako ng sabinyag na ikaw ay kalang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Dinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.